Alleluia. 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 Dios ama ni Jesucristo. Kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. Ang itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigdan ninyo ako ng isang denaryo, titingnan ko." At kanilang binigyan siya, "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa sa mga hinahanap natin sa taong nagsasalita ay ang kanyang kredibilidad. Kapag ang isang tao ay may kredibilidad, siya ay panig sa katotohanan, kaya naman siya ay kapani-paniwala. Samantala, kapag ang isang tao ay walang kredibilidad, tinatawag natin siyang ipokrito o pakitang tao, mapagkunwari, mapagpanggap. Nagpanggap ng paghanga at kawalang alam ang mga Pariseo at ang mga tagasunod ni Herodes para siluin si Jesus. Pinuri-puri pa nila ng matatamis na mga salita ang Panginoon. Pero ang tanging hangarin nila ay ang ikapapahamak ni Jesus. Sa ating pagbasa ay tinuturuan tayo ni Jesus na manindigan sa tama at pumanig lagi sa katotohanan. Tuparin natin ang ating tungkulin sa bayan, gayon din naman, tuparin natin ang ating tungkulin sa Diyos. Hindi tayo mapapasama kung kakampi natin ang tama at katotohanan ng Diyos. Nakakatuwang marinig ang ating unang pagbasa. Ikinikwento ni Tobit ang kanyang mga karanasan. Marahil sa samot-saring problema ang kinaharap niya, bagamat pinagsusimikapan niyang gumawa ng mabuti, ay pinanghinaan din siguro siya ng loob. Nagkamali siya nang pinaghinalaan niya ang kanyang asawang si Ana na ninakaw nito ang inuwing kambing. Katulad nating lahat na nagkakamali din. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay nagkakamali, tayo ay masamang tao na. Ang nakakatuwa kay Tobit, marunong siyang umamin na siya ay nagkamali. At hindi po kabawasan
sa kredibilidad ng isang tao ang umami ng kanyang pagkakamali. Dahil kapag may pag-amin, may pagkatuto, may pagtatama at pagtutuwid ng pagkakamali. Kaya mas mainam na aminin ang pagkakamali kaysa magkunwari o magpaka-ipokrito tayo. Kaya naman sa banal na misang ito, ang hiling natin sa Diyos ay biyaya ng pagpapakumbaba, ng pag-amin kung tayo ay nagkakamali, nang sa gayon ay maitama natin ang ating mga sarili at maiwasan natin ang pagiging ipokrito. Kalugod-lugod sa Diyos ang marunong umami ng pagkakasala dahil ang taong marunong umami sa kanyang pagkakasala ay bukas sa pagkatuto at pagtatama. Amen.